Sama-sama nating tuklasin ang mga panibagong kaalaman na makatutulong upang lalo natin mapagyaman at mapaghusay ang mga bagay at kaganapan sa ating kapaligiran. Para sa unang aralin, susuriin mo ang mga bagay sa iyong kapaligiran. Aalamin mo kung ano ang matter. At kung ang mga ito ba ay solid, liquid, o gas, tutukuyin mo din ang mga katangian ng bawat isa at aalamin mo kung nakatutulong sa pamuhay ang mga ito. Tara, simulan mo na ang pagsusuri sa iyong lugar at aramin kung paano na ang agham ay nakapaloob dito. Mga inaasahan, napaliligiran tayo ng iba't ibang uri at anyo ng mga bagay. Sa aralin na ito, malalaman mo ang tungkol sa matter at ang iba't ibang uri nito. Pagkaraang pag-aralan ang aralin na ito, may kakayahan ka ng makapaglista ng mga bagay na makikita sa ating tahanan at paaralan. Mauri ang mga bagay ayon sa katangian tulad ng hugis, sukat o dami, bigat, tekstura, amoy at lasa. Matukoy ang gamit ng mga material batay sa katangian nito at magpahalaga sa mga bagay na mayroon sa bahay at sa paligid ngayon. Bago mong umpisahan ang araling ito, sagutin muna ang sumusunod na pagsubok upang malaman kung gaano nakalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng araling na ito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Unang bilang, alhin sa mga nasa larawan ang madalas na matatagpuan sa paaralan. Piliin ang sagot. Tamang sagot, B. Ikalawang bilang, piliin ang naiiba sa larawan. Piliin ang sagot. Ang tamang sagot, C. Ikatlong bilang, ano ang katangiang pinakamainam na gamitin na paglalarawan sa papel diliha? A. Magaspang, B. Makinis, C. Malambot, D. Matigas. Ipinasagot? Tamang sagot, A. Ikaapat na bilang, ano ang bagay na makinis na matatagpuan sa kusina? A. Baso, B. Panala, C. Sangkalan, D. A at B. Ipinasagot? Ang tamang sagot, A. Ikalimang bilang, bakit parihaba ang hugis ng kahon ng sapato? A. Parihaba ang hugis ng kahon ng sapato para angkop sa haba ng paa. B. Parihaba ang hugis ng kahon ng sapatos para madaling isalansan. C. Parihaba ang hugis ng kahon ng sapatos para magamit na sisiglan. D. A at C. Isipin ang sagot. Ang tamang sagot, A. Sa palagay mo ba, nakakuha ka ng mataas? Kung tama ang lahat ng sagot mo, magaling! Patunay ito na malawak ang iyong kaalaman sa paksa ng araling na ito. Maaari mo pa rin pag-aralan ito upang pagbalik-aralan ang mga nalalaman mo na. Maaari ka pang matuto ng mga bagong kaalaman. Umababa ang iyong nakuha. Ayos lang yan! Sadyang para sa'yo ang araling na ito. Matutulungan ka nito maintindihan ang mga konsepto na maaari mong magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung pag-aaralan mo mabuti ang araling na ito, malalaman mo lahat ang mga kasagutan sa mga pagsasanay at marami pang iba. Handa ka na ba? Umawit tayo!
matapos marinig ang awitin o ang katangian ng bagay na nailarawan sa awitin. Ano ang kulay at hugis ng logo? Ano ang kulay ng langit? Ilarawan ninyo ang kulay at hugis ng pera. Alin ang malambot at alin ang matigas? Ano ang lasa ng pandesal, ng itlog at ng hotdog? Bakit mas mainam na ang pera at hindi na pagkain? Ang lahat ng sagot sa mga tanong na ito ay may kinalaman sa katangian ng mga bagay sa aralin ngayon. Simulan na natin ang aralin. Nakikilala mo ba ang lugar na nasa larawan? Dahil sa crisis na ating pinagdaraanan, hindi muna tayo maaaring magsama-sama sa paaralan. Kaya ang ating tahanan ang pansamantala natin magiging silid aralan. Tumingin ka sa iyong paligid. Ang mga bagay na iyong nakikita ay tinatawag na matter. Kalimitan, ang matter ay tinatawag na material o bagay. Ang matter ay tumutukoy sa mga material o bagay na umuukupa ng lugar o espasyo at may bigat ito. Pansinin mo ang mga larawan. Saan ba kadalasan nakikita ang mga ito? Madali, ito ay nakikita natin sa paaralan. Saan naman kadalasan nakikita ang mga kagamitan ito? Tama, ito ay nakikita sa bahay. Ilan lamang ito sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Suriin mo mabuti ang mga larawan. Pareho ba sila ng katangian? Ang hugit, sukat o dami, bigat, tekstura, amoy, at lasa ay mga pisikal na katangian ng mga material o bagay. Maaaring mauri ang katangian ng mga bagay sa laki o liit, gaspang o init bilang tekstura, gaan o bigat, mabaho o mabangong amoy, at sa lasa ay matamis, mapait, maalat, maasim, maanghang o walang lasa, pati kulay at hugis ng mga ito. Halina, ating pambigyan pansin ang mga katangian ng iba't ibang bagay sa kapaligiran. Paalala, pagkatandaan na ang ating silid aralan ay ang inyong tahanan. Kaya ituon ang atensyon sa mga bagay sa loob ng tahanan. Sa pagmamasid mo sa inyong tahanan, may nakita ka bang takip? Ano ang hugis nito? Pagmasdan mo mainam, nakakita ako ng kakaibang garapon na may takip na parisukat. Ngunit sa loob ay may bilog na roskas. Para saan kaya ang ganitong disenyo? Tama, ang bilog na roskas ay para maihipot natin ang takip upang maisara ng husto ang garapon o lalagyan. Nakakita ka na ba ng gulong na parisukat? Sa tingin mo, bakit bilog ang gulong? Aandar ba ang bisikleta kung parisukat ang hugis ng gulong? Nakapaglaro ka na ba ng hula hoop? Malalaro mo ba ito na maayos kung ito ay hugis at sulok? Sadyang naayon ang katangian ng mga bagay sa kanilang gamit sa pang-araw-araw na buhay. Ano ang paborito mong bagay sa bahay? Anong katangian nito? Naayon ba ang katangian nito sa kung paano mo ito ginagamit? Isulat ang inyong sagot sa isang papel at pag-usapan ninyo sa inyong tahanan ang mga paborito ninyong gamit sa bahay at ang katangian nito. Lalo pa nating dagdagan ang ating mga kaalaman. Halina at sagutin natin ang mga pagsasanay. Kunin at sagutan ang gawain Juan. Kumpletuhin ang pangungusap batay sa katangian ng bagay na nasa larawan. Piliin ang katangiang akma sa bawat bagay na nasa larawan. Bawat bagay sa ating kapaligiran ay may kanya-kanyang katangian. Kilalanin pa natin ang mga katangian ng bawat larawan. Kunin at sagutan ang gawain 2. Piliin at isulat ang katangian ng bawat larawan. Gabay sa pagsagot, tekstura, pagaspang, makinis, malambot, matigas, amoy, mabango, mabaho. Kunin at sagutan ang
gawain 3. Lagyan ng check ang larawan kung ito ay nasa tamang hanay ng lasa nito at excess naman kung hindi. Natapos na ang mga gawain. Paano mo matutukoy at nilalarawan ang mga bagay o material sa iyong bahay, paaralan at paligid? Sulat ang iyong mga sagot sa bawat kahon. Ang mga bagay ay maaaring may larawan sa pamamagitan ng kanilang hugis, sukat, kulay, tekstura, lasa, at amoy. Ang gamit sa mga material o bagay ay naaayon sa kanilang katangian. Ano-ano mga gawaing bahay ang maaari mong maitulong sa iyong mga magulang gamit ang mga sumusunod na larawan ng solid? Sumulat ng mga pangungusap ukol dito. Alamin natin kung natutuhan kayo sa ating aralin. Piliin ang tamang sagot. Sulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unang bilang, alin sa mga bagay na ito ang kadalasang natatagpuan sa bahay? Ikalawang bilang, pagbastan ang nasa larawan. Ano ang katangian ng pader na tisa? A. Makinis, B. Magaspang, C. Malambot, D. Maliit. Ikatlong bilang. Ang mga sumusunod na halimbawa ay may parehas na katangian. Alin ang naiiba? Ika-apat na bilang. Sa panahon ng Enhanced Community Quarantine o ECQ, ang malambot na bagay na ito ay nakatutulong bilang proteksyon para hindi tayo agad mapasukan ng virus. Ano ito? A. Cellphone, B. Alcohol, C. Mask, C. Quarantine Pass. Ikalimang bilang. Ano ang katangian ng bulak na nakatutulong sa paglilinis ng sugat? A. Magaspang, B. Malambot, C. Matigas, C. Matalas. Narito ang mga sagot sa mga gawain at panapos na pagsusulit.